So ngayon mga kamayintek, ituturo ko sa inyo kung paano hindi na kayo ma-follow at hindi na kayo ma-add friend ng mga nag-stalk sa inyo sa Facebook. Kasi nga minsan, may mga hindi tayo kilalang tao na ina-add friend tayo or minsan naman fina-follow. Ngayon paano nga ba mawala yung add friend at follow sa ating Facebook account? So bali yung makikita nyo na lang is ganito na lang. So kunyari may mag-stalk sa inyo or bumisita sa inyong Facebook account, automatic ito na lang yung makikita nila. Yung message na lang. So mawawala dyan yung add friend at follow. So kahit i-stalk kayo nila, kahit i-add friend kayo, kahit i-follow kayo, hindi na nila magagawa kasi nga message na lang yung nakalagay. So paano nga ba 'yun gawin? So una nating gagawin, kailangan natin pumunta sa ating Facebook application. So ito yung gagamitin nating Facebook app, yung kulay blue. So ang gagawin natin una, i-click lang natin tong Facebook application, then mapupunta tayo sa ating Facebook account. Sunod nating gagawin, hanapin natin dito yung tatlong underline sa may bandang taas sa kanan. So ito 'yon, yung may hamburger sign na logo at mayroong profile picture natin. So ang gagawin natin, i-click lang natin 'yan. Once na maklik mo na, ang gagawin mo sunod, scroll up mo lang, scroll up. Hanapin niyo dito yung settings and privacy. So ito 'yon yung settings and privacy. Ang gagawin natin, i-click lang natin 'to. Once na maklik na natin yung settings and privacy, sunod nating gagawin is i-click naman natin yung settings dito. So yung settings is nasa baba ng settings and privacy. So ito 'yon. Click lang natin 'tong settings. Once na maklik na natin yung settings, automatic maglo-loading 'yan at antayin lang natin. Then sunod, hanapin naman natin dito yung audience and visibility. So scroll up lang natin. Scroll up. Hanapin natin dito yung audience and visibility. So ito yon, audience and visibility. Dito naman, hanapin natin dito, una, yung how people find and contact you. So ito yun guys, sa baba ng profile details, yung how people find and contact you. Ang gagawin natin, i-click lang natin to. Once na maklik na natin yan, sunod natin gagawin is hanapin natin dito yung your friends. Yung your friends is nasa unahan. Ito yon, your friends. Sa baba niyan, may nakalagay na, who can send you friend request, okay? So itong who can send you friend request, naka-setup siya or naka-default siya sa everyone. Ngayon ang gagawin natin, dapat naka-friends of friends ito para hindi na makita yung add friend at follow button sa mismong timeline natin. So ang gagawin natin, i-click lang natin itong down arrow dito, click natin. Then makikita natin sa baba, nakalagay dito, choose audience. Kung mapapansin nyo, naka-default siya sa everyone. Ngayon ang gagawin natin, dapat i-activate natin or piliin natin yung friends of friends, okay? So para mapili yan, tap lang natin itong bilog sa katabi. Tap natin. So once na matap na natin yan, automatic activated na yung friends of friends dito sa may who can send you friend request. So yun yung unang step na gagawin natin. So pumunta naman tayo sa pangalawa, so back lang natin. Once na matapos na tayo sa may how people find and contact you, dito naman tayo sa may followers and public content, okay? So itong followers and public content, i-click lang natin. Once na maklik na natin yan, dito naman tayo sa may who can follow me, okay? Itong who can follow me, naka-setup siya or naka-default siya sa public. So ang gagawin natin para hindi na tayo ma-add friend or hindi na tayo ma-follow sa ating Facebook account, is dapat i-setup natin to sa may friends, okay? So para ma-setup to sa friends, i-click lang natin itong down arrow dito, click natin. Then sa baba nakalagay dito, who can follow me. Kung mapapansin nyo, naka-default siya sa public. Ngayon ang gagawin natin, i-setup natin sa my friends, okay? Piliin natin yung friends dito. Para mapili yan, i-tap lang natin itong bilog sa katabi. Tap natin. So kung makikita nyo mga ka-MindTech, naka-setup na siya sa friends, okay? Ito yung who can follow me na to is naka-setup na sa friends. Ibig sabihin lang, hindi ka na ma-add friend or hindi ka na ma-follow ng kahit sino man sa inyong Facebook account. So para ipakita sa inyo na legit yung sinasabi ko, i-back natin. Back lang natin siya. Bumalik tayo sa my home. Then click lang natin itong profile picture natin dito. Click lang natin. So automatic andito na tayo sa timeline. Kung mapapansin nyo guys, nakalagay dito yung add story at edit profile. Kung tayo mismo yung titingin sa sarili nating account. Pero kung iba yung titingin at iba yung mag-i-stalk sa ating Facebook account, automatic ito yung makikita nila. Click lang natin itong tatlong dot sa may katabi ng edit profile. Click lang natin. Then click lang natin itong view us. So once I click mo yung view us, ito yung makikita na mag-i-stalk sa atin or titingin ng ating Facebook account. Kung makita nyo guys, message na lang yung nakalagay at wala na yung add friend at follow button. So ibig sabihin lang, hindi na tayo basta-basta ma-add or hindi na tayo basta-basta ma-follow ng kahit sino man. Ngayon halimbawa gusto nyo na ibalik sa dati, walang problema. So back lang natin. Ngayon para mabalik sa dati, ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang ulit itong tatlong underline dito sa may bandang taas sa kanan. So ito yon, i-click lang natin ulit. Then click settings. Then, pag naklik mo na yung settings dito sa may settings and privacy, scroll up mo lang, pumunta ulit tayo sa my audience and visibility. At i-click ulit natin yung how people find and contact you. So, click ulit natin. Then, click mo lang itong down arrow dito sa my who can send you friend request. At ibalik natin dito sa everyone. Okay? So, piliin natin itong bilog para mabalik sa everyone. At automatic na balik na. Sunod naman, dito naman tayo sa my followers and public content. I-click ulit natin to, click natin. Then, para mabalik sa dati, click mo lang itong down arrow dito sa my who can follow me. Then, i-set up natin sa may public. Piliin natin itong public. At automatic guys, balik na yan sa dati. So, papakita ko sa inyo na bumalik na siya sa dati. Click mo lang itong profile picture mo dito.
Then, click mo lang itong tatlong dot at click view as. Kung makita nyo guys, bumalik na yung ad friend. At sa ibang device naman, nakalagay dyan, minsan follow. So, depende yan sa Facebook account nyo. So, ganun lang guys kasimple para hindi ka na ma-ad friend or ma-follow sa inyong Facebook account. At kung gusto nyo naman ibalik sa dati, sundin nyo lang yung sinabi ko dito. So, sana guys, nakatulong itong vlog ko ngayon. Once again, MindTech PH. Thank you and God bless all.